Ayan mga kalapatids, nag-aabang na sila. Papakainin na natin sila, no? So ayan na yung mga YB natin, ayan pang salt. YB. Yeah. Yung sing-sing niya. Tsaka yung mga flyers natin, guys. Okay? So ang gagawin natin ngayon mga ka-chong, mga guys, mga kalapatids. Okay? Para rondahin natin 'to. Pero bagong lahat, siyempre palalabasin muna natin. Pasak muna tayo sa roof. Okay, tara. There we go. Okay. Welcome back mga kalapatids, dito kay Kuya Hubert TV. Okay, so ngayon po mga kalapatids, no, bibigyan tayo ng tips, okay, para sa ating mga newbie, kagaya ko rin na newbie guys, no, kung paano paamuhin yung ating mga kalapati during sa pag-uronda nila, paano natin tatawagin at papasok agad gamit itong, syempre, whistle, okay. So ayan ano, so ayan yung mga flyers natin mga kalapatids. So dito nag-aabang na sila. So ang gagawin po natin mga kalapatids, okay, para rondahin natin, buwagin natin kagad. Okay, so ipakita ko lang sa inyo kung gaano sila kasuwito. So yun po yung training na kinakailangan natin gawin mga kalapatids. Okay, lalong-lalo na kung meron tayong derby race. Okay, so yun po. So kinakailangan tawagin kagad natin kahit itong whistle or sipol ng galing sa bibig, no? So yung mga tawag nito, ayan na, nag-abang na sila, akala nila kakain na, no? so yun ano yung sabi ko kanina mga kalapatids, tatawagin natin gamit itong whistle or sipol po ninyo. So kung gaano sila ka-attentive. So yun po mga kalapatids, para pag dumating yung kalapati mo galing sa race, so alams na. Okay, alams na this. Okay, tara, let's go. Samahan nyo ko mga kalapatids kung paano. Let's go. Lipas ako. Lalabas na kayo, lalabas. No, lilipad na kayo. Doon. Hindi po kayo kakain. Teka lang mga kalapatids. So ayan na sila mga kalapatids, no? Papalabasin na natin, bubuksan na natin yung ano, trap door. Okay, para rumonda sila mga kalapatids. So ayan, so huwag muna kayong bumaba, lipad-lipad muna kayo. Okay, so ayan. Natin i-cut itong video mga kalapatids para malaman po ninyo na totoo po yung sinasabi ko na habang rumurondan sila sisipulan po natin mga kalapatids ay lalapit kagad sila sa atin, ano? So ayan, so paabutin muna natin mga 5 minutes, okay? So ayan mga kalapatids. Thank you.
Ayan mga kalapatids, nakikita nyo ano? So medyo mababa lang yung lipad nila pag hapon. Kasi pag umaga mga kalapatids, no, ang taas ng lipad nila, tsaka dumadayo sila kung kahit saan saan, no? So yun ang kinagandahan sa mga wading natin mga kalapatids. Ayan, mababa lang yung lipad nila. Nag-a-attend pa sila ng pumaba, kaso mayroon pag isang hindi ba baba pa, lilipad pa siya eh. So mamaya pagbaba nila, tatawagin natin kagad. Tsaka titignan mga kalapatids kung gaano sila magkanarapa pumasok sa ating kulungan. Kasi ang ginagawa ko mga kalapatids, tinakal ano? Tinatakal natin yung pagkain nila. Limbawa sa kanila, ayan, bababa na. Walo. So tinatakal natin ano? Walo lang yung mga flyers kasi natin. Yung iba natin, yung mga breeder na nandito din kumakain na pinauna ko ng kumain yung mga breeder natin ano? Tsaka yung YB natin mga kalapatids. So ayan, so yung isa ay papisa na, dyan na yung ano tuka, lumalabas na ayan. So ito yung takay nga, so kay Orbin to eh, galing yung Orbin. Okay. So balik tayo dito. Okay. So ayan, pababa na. Oh, hayaw pa rin. Okay. Lipad mo na kayo habang kumakain sa lumutang. Kasi kung sisipulan natin agad mga kalapatids, bababaya ka agad sila. So parundayin lang muna natin. Ayan, pababa na. Okay, tawagin na natin. Tignan nyo mga kalapatids. Malangkap yun ha mga kalapatids ha. Tingnan nyo. Ayan mga kalapatids, tingnan nyo. Nagkandara pa silang pumasap ano. So yun po ang sikreto natin mga kalapatids ano. 1D18, so ngayon lang natin sila papakainin. So umaga, hindi ko na pinapakain, binibigyan ko lang ng tubig. So ayan po mga kapatid, ang sekreto kung bakit kung paano pa agad natin sila tutusokin na magulang agad. Okay? Ayan o, ingal-ingal siya no. So ano, hindi muna kayo iinom. Ayan. So tara mga kalapatids, pakainin na natin kasi gutom na gutom na yan. So ayan mga kalapatids, hindi pa ako nagbibigay ng kain na. Ayan na agad ano? So lalo na siguro nandito na natin. So nandito na lahat. Pagkain nila, tinakal na po natin mga kalapatid. Okay. Ayan. Buwis po natin. Ayan mga kalapatid. Ayan. Thank you.
itong hawak ko mga kalapatids ay Trader Mr. Rolly of TIS, no? Isa sa mga kasamahan ko dito sa Balbayo na pinairam dito sa atin. Okay. So, inalay ko muna dito kasi meron siyang habit. Pag tumutubo na yung hook ng mga anak niya ay tinutuka niya. So, delikado, baka mamatay. Parang pinakatat niya yung tumutubuan. Kaya dito lang muna siya. Ayan. Sige. So, ayan. Ayan mga kalapatids, tapos na sila, no? So kung titignan nyo yung patukaan nila, so simot lahat, okay? Dahil nga sa sikreto nating 1 day 1 8, okay? Tsaka tinatakal pa natin, ano? So yun po mga kalapatids, okay? Ayan kung gaano sila katakaw. So kasi mga bata pa to, eh. Tingnan mo. Ayan, malapit pa sa kamay ko. Gusto pa nilang subuan. Ayan. Mga ganyan, no? So, ito yung mga flyers natin. Yung mga YB pa. Yung mga young birds. Okay. So. Okay. Ayan. Ayan. Okay. Wala na. Wala na kayo pagkain. Okay. Wala na. Oh, busog na kayo. Busog. Wala. Wala. So ayan po mga kapatids, nakita nyo kanina kung gaano natin sila na-train, okay, sa pagpasok agad habang rumoronda. So sa pagbaba agad nila, tinawag natin. So yun po ang sekreto na walang tambay, no? Or dapat hindi tumambay sa kung sa kahit saan saan yung mga kalapatin, lalo na kung nag-race tayo, ano? So yun po mga kalapatids, okay, ang gagawin nyo lang, isa-isahin natin, ha? So 1 day 1 8 po tayo, tsaka nakatakal pa mga kalapatids, okay? Siguro after 1 week pag ganyan na sistema, so masasanay na sila. So yun po mga kalapatids. So ngayon po ay shout out muna tayo, okay? Shout out kay Val Costa Vasquez, sa yan bro, kay Sir Rolly Ortiz, kay ayan nalaglag okay, kay Sir Orbin Acosta, okay? So yan po, at sa mga bagong subscribers natin, so maraming salamat po, shout out din sa inyo. At saka sa ating mga ka-members sa SPFC, okay? At saka sa RPFC Club, ano? So shout out po sa inyo at sa lahat ng mga members ng Pigeon Club dito sa Alpayo. Maraming salamat sa inyo. Okay, signing off!